one drag performer is slaying on stage, armed with talent and an honorary PhD in theology. Whoa. Interesting story to, no? Let's get to know this more from our mobile journalist, Evan Tarinque. Sa mundo ng LGBT community, patuloy na lumalaki ang komunidad ng mga drag queens at drag shows. Pero sa kabila ng alter ego ng mga reynang ito, ay mga kwentong hindi inaasahan. Gaya ng nakilala kong mayroon palang honorary PhD sa theology. Makukulay at mga energetic performances ang aasahan mong makita sa mga drag shows. Pero sino mag-aakala na isa sa mga drag queens dito sa Pilipinas ay mayroong honorary PhD sa religious study? Meet Salmonella, ang full-time drag artist. Dati pa lang nagtuturo ng religion subjects sa eskwelahan noon. In my former life, it was really my passion. Theology, the Catholic Church. I'm trying to marry the fact Catholic faith and drag can both coexist. Ang kanyang doctorate, tinatawag na honoris causa o honorary PhD. At ibinibigay ito ng isang institusyon sa nagbibigay ng natatanging ambag sa kanilang larangan. Isa sa mga sikat na nakatanggap ng honorary PhD ay si Taylor Swift. Pagdating kay Salmonella, makikita mo pa rin ang connection ng simbahan kahit sa kanyang pangalan. Kung sa una, may isip agad ng marami yung bakterya. May deeper meaning pa pala ito. Dahil dati siyang member ng choir, kaya naisipan niya ipangalan ng Salmo na dinugtungan na lang ng Lela or the Witty. Pero katulad ng ilang miyembro ng LGBT community, hindi raw talaga mawawala ang tumataas ang noo sa kanya. Hindi nila ako kilala. They do not know the faith that I have with my God. They don't know the relationship I have with my God. Mula sa pagiging guro hanggang sa pagiging drag artist, iisa lang ang pangako ni Salmonella, ang hindi pagkalimot sa pinanggalingan at ang kanyang paniniwala sa Diyos na hindi niya bibitawan. I love my faith. Hindi ko never ko siyang i-give up. And that was also my promise to my family that I will never give up my faith. Ang pagdadrag para sa marami ay isang form ng art. At tulad ng ibang uri ng sining, hiling din ng mga drag artists ang pagrespeto sa kanilang paniniwala. Mobile Journal, Ivan Tarinque po, hatid ang mukha ng balita.